Kontrolado na raw ang African swine fever sa bansa, ayon po yan sa Department of Agriculture. Pero ramdam pa rin hanggang ngayon ang epekto niyan sa pagtaas ng presyo ng karneng baboy dahil nga sa kakulangan ng supply. At sa gitna ng problemang yan, nako, ang banta ng bagong virus sa baboy mula naman sa China. Nakatutok si Maki Pulido. Dito sa Tandang Sora Market, ang dating 200 pesos per kilong lamang baboy, 270 pesos per kilo na. Sa market monitoring ng DA, umaabot ng hanggang 290 pesos per kilo ang liempo sa iba't ibang pamilihan sa Metro Manila. Nagka-shortage kasi sa supply ng baboy sa Luzon ng katay ng mahigit 300,000 baboy na tinamaan ng African swine fever. Yung baboy, dati nakakatatlo, lima kami. Ngayon, dalawa na lang. Kasi mataas ang baboy. Sa dalawa pa lang, hirap na kami na ibenta. Kontrolado na raw ngayon ang ASF, sabi ng DA. Pero hindi pa man nakakabangon ang swine industry sa dagok ng ASF, may bago na namang banta sa swine industry. Na-discovery ito sa China ng kanilang mga researcher. Sabi ng Department of Agriculture, ang bagong sakit ng baboy ay tinatawag na G4 virus, bagong strain mula sa H1N1 na nagdulot ng pandemya noong 2009. Lumabas sa pag-aaral na isinagawa mula 2011 hanggang 2018 na lumilipat ang virus mula sa hayop papunta sa tao, pero wala pang ebidensya ng human-to-human transmission. Based on their study, that 10% of the swine workers had been exposed and as many as 4% of the population appeared to have antibodies. Pag-aaralan pa ng Philippine Interagency Committee on Zoonosis ang risk level ng G4 virus. Mabuti na rin daw na naalerto na sila sa bagong sakit na ito, pero sabi ng Bureau of Animal Industry, walang kailangang ipangamba. Kalahating bilyon ng baboy sa China, yung kinuhanan nila 30,000 lang. It's normal pa. The human samples, saka animal samples, too small to make a reason to be alarmed sa situation natin. Ganun pa man, nagbabantay naman daw ang DA. Mula 2009, bawal nang mag-angkat ng baboy mula China. Pero may mga nakakalusot pa rin daw ng mga kontaminadong karne. Hindi raw ito mangyayari, sabi ng grupong Sinag, kung naitayo na ang quarantine facility na noong nakaraang taon pa raw pinondohan ni Pangulong Duterte. Ang quarantine facility dapat itayo sa mga port of entry. Dito muna ipapasok ang mga imported na meat products para ma-inspeksyon kung may dala ang mga itong sakit o wala bago magbayad ng taripa sa Bureau of Customs. Pero sa tingin ng DA, sa susunod na taon pa ito magagawa. Ini-inspeksyon pa lang daw ang tatayuan ng mga pasilidad sa Manila, Subic, Port of Batangas, Cebu at Davao bago pa masimulan ang bidding. Papatayo yun. So we're looking forward siguro next year we'll realize that kasi malaking infrastructure yun. Ang sinasabi ng Department of Agriculture, nakakalusot ang kontaminadong karne dahil sa smuggling. Pero sabi ng Sinag, kung meron kasing quarantine facility na i-inspeksyonin hanggang likod ng container, mas mataas ang chance ang hindi makakalusot ang mga kontaminadong karne. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.